Patuloy pa rin pinag-uusapan sa social media ang misteryosong pagpanaw ng batikang actor na si Ronaldo Valdez. Matatandang pumanaw ang veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez noong Linggo ng hapon, December 17, 2023. Siya ay isinilang noong November 27, 1946. Siya ay 76 years old at sinabing dumaranas ng depresyon kasunod ng prostate cancer operation noong December 20, 2022 sa Cardinal Santos Hospital. Sinabi ng Quezon City Police District na tila lumilitaw na pagpapakamatay ang sanhi umano ng pagpanaw ni Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay, o mas kilala sa mundo ng pelikula bilang Ronaldo Valdez. Ngunit tila maraming netizens ang nagdududa at kwenasyon ang pamamaraan ng mapulis na nagresponde at nag-imbestiga sa mahuling sandali ni Ronaldo Valdez na nangyari umano sa kanyang silid. Narito ang mailan sa mga samot-saring reaksyon at komento ng mga netizens. Mula ito kay VGK 101. Hindi siguro dyan. Pwedeng pinatay yan for some reason. If you watch the video, ang bagal nila parang nadidelay tuloy. Ano yon? Para hindi na makapagsalita ang victim? Para ding iniupo lang siya sa chair kasi kung pwede namang sa bed maupo or mahiga na lang. Tsaka sana sa Pinas, pag ganyang senaryo, medical team at investigation team ang dadating para sa bahay pa lang nabibigyan na ng first aid. Hindi din sila mga naka-gloves, walang protocol. The victim was an actor who portrays many roles of different characters with different emotions. That is not the type of person na magpapakamatay. Tumawag pa nga yung tao kay Yayo Aguila asking stem cell therapy for cancer, meaning he is seeking for healing, a sign of hope. So how come he would kill himself while asking for better treatment? Questionable talaga. Pero respect na lang natin ang family and sana huwag nang bigyan ng kulay kung may relation ba sila ng manager niya. Pwede namang best of friend lang dahil sa talent manager relationship or malasakit sa isa't isa. Kung meron man, igalang na lang natin ang privacy nila. Suportahan at irespeto natin ang kapo natin Filipino. Sabi naman ni It's Messy Fee 4467, meron po kasi siyang sakit tapos depressed. Tapos, nag-iisa na lang siya. Baka ginawa niya yan kasi kung ma-hospital pa uli siya, may istorbo pa mga anak niya. Pero kung isahan na lang. According to his co-actors, in pain daw si Sir Ronaldo since naoperahan. Tapos, 3 years na pala silang hiwalay ng wife niya. Nagbahagi naman ng kanyang opinion ang batikang news anchorman na si Mike Abe. Ayon kay Mike Abe, base sa kanyang karanasan sa pag-iimbestiga bilang matagal na police reporter at NBI reporter, tila nakakaduda daw ang pagpanaw ni Ronaldo Valdez dahil ayon sa kanya, base sa kanyang karanasan, pag pumutog daw ang kahit na anumang uri ng baril sa ulo ay babagsak ka. At imposible daw na hawak mo pang baril at nakaupo pa rin. Dapat daw ay palalimin pa ng Quezon City Police District ang investigasyon. Narito ang buong pahayag ni Sir Mike Abe at kayo na po ang humusga. Ito pong aking pagtalakay ay base sa aking personal experience dahil ako po ay matagal na police reporter at NBI reporter. Alam niyo pag police at NBI, yan po yung mga nag-iimbestiga ng lahat ng kaso. Lahat ng mga bagay-bagay na krimen ang nangyayari sa ating bayan. Kaya ko po ito sinasabi dahil ito hong pagkamatay ni Ronaldo Valdez, ang kilalang aktor ng araw pa, dekadang artista na po yan. Sa akin pong tingin, nakita ko yung video na inilabas na dahilan kung bakit sinuspindi yung mga pulis sa Quezon City na sinasabing naglabas at nakuha ng bidyong ito. Na nakita si Ronaldo Valdez na nakaupo sa loob ng kanyang kwarto na may tama na ng bala sa ulo. At hawak-hawak pa yung baril. Parang pelikula, no? Alam mo, sa pelikula lang nangyayari yan. Na may nagbabaril sa sarili o binaril ng iba, tapos yung baril ay hawak-hawak pa. Alam nyo, anumang klaseng baril yun, handgun, 9mm o 45, lalo na kung 45 caliber,
pag pumutok yan sa ulo mo, bagsak ka. Talagang may paglalagyan ka. At pag pumutok yan, imposibleng hawak mo pa. Halimbawa, pinaputok mo yung baril sa sarili mo. Tapos nakaupo ka pa rin. Tapos yung baril hawak-hawak mo rin. Nakakaduda, no? Ako, sa aking personal analysis at opinion sa isyong ito, dapat palalimin pa ng Quezon City Police ang imbestigasyon sa nangyaring yan. Siya ba ay nagpakamatay o may pumatay sa kanya? May pumaril ba sa kanya na ibang tao? Kasi nga po sa akin tingin, dapat bagsak yan sa loob ng kwarto. Dapat hindi nakaupo. Dapat yung baril na ginamit sa kanya, nabitawan niya yan. Hindi niyang hawak-hawak. Pwede sa video kasi, nakaupo lang, na nakatungong ganun, tapos yung baril hawak pa rin. Eh, lakas mo ng baril. Imposible mo pag pumutok niya sa sarili mo, mayroon ka pang control na hawakan yung baril, titilapon yan. Lalo kung hindi ka sanay, mahawak ng baril. So, ako, personal ko po ito, ayaw kong pangunahan, ang tingin ko dapat malalim na investigasyon. Baka nga po may ibang tao, inulit ko, baka may ibang tao may kinalaman dyan. Alam nyo, si Ronaldo Valdez ay 77 years old na. Ako sa akin personal na paniniwala at nakita ko sa kanya sa matagal ng panahon, hindi naman ho controversial yung taong yan sa iso ng talagang sa showbiz lang siya, trabaho lang. Hindi siya nakikialam sa political issue o kung anumang mga nangyayari sa ating bansa. Tahimik lang siya, hindi siya nakikialam. Hindi siya sumasali katulad ng ibang artista sa politika. Tumatakbo sa posisyon, nakikialam sa mga may mga political statement, kung ano. Wala siyang ganun. Showbiz lang eh. So sino kaya ang nasa likod nito? At ano ang dahilan bakit nangyari yan? So yan po yung tanong. At hindi maiwasan po na tanongin ito kasi nga ho, yung lumabas na video ay hindi dapat nangyari. Kasi po ang video sa ganyang klase ng crime, dapat exclusive lang yan sa mga otoridad para kanilang aralin, mapag-aralang mabuti dun sa scene of the crime ang lahat. Ay, dun sa nakita ko sa video, ito tanong lang, yung bang mga nandudong mga tao, pulis ba yun? Kasi ang alam ko sa mga nagre-responde sa ganyang crime, dapat naka-informing pulis para identify. Alam natin ang totoong pulis kapag nasa loob ng crime scene. Maingat na maingat yan sa bawat galaw at hahawakan. Ayun, inusod-usod yung upuan kung saan nakaupo doon yung victim. Para silang naglilinis, para silang, hindi ganun ang galaw ng investigation, ng investigador. Pasintabi na, hindi tayo nagmamarunong. Base nga sa aking personal experience, kasi nung reporter pa ako sa NBI at saka pulis, sumasama kami sa operation. Pag may tumawag na mayroong nangyari sa isang lugar, minsan nauna pa kami sa mga media at kitang-kita namin ang galaw ng mga investigador paano ang proseso. Lahat ng nandoon sa loob ng kwarto o isang crime scene, walang gagalawin. Pulis lang ang pwedeng magalaw habang hindi pa nabibigyan ng picture o kung anumang papapatunay na doon nakita, doon ang galaw, doon ang posisyon, hindi yan ginagalaw ng mga otoridad. Yan ang totoong investigation. Ay yung nakita natin sa video eh. Parang nagpapanit pang hindi kumain yan. Ba't yung ginagalaw-galaw yung biktima? Pati posisyon. Dapat inaaral yung posisyon. Wow. Kaya ho, kaduda rin. Anyway, nakikiramay po ako sa pamilya dahil masakit yan. Ano man po ang talagang tunay na dahilan under investigation. Kaya again, ang request ko, hindi pakikialam ito, palalimin pa sana ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, kilalang aktor, haligi ng pelikulang Pilipino dito sa ating bansa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po!